What's up guys, welcome back po sa ating YouTube channel. At sa video na ito, meron lang comment doon sa isang video ko na nakapagbigay pansin sa akin. So yung tanong niya ay, guys, yung tanong niya, nakakasira ba daw sa aircon kapag hindi mapapalinisan? Ayan, so para sa akin, hindi naman siya literally na masira kaagad, pero kapag hindi natin mapalinisan yung aircon natin, so posible na ito ang pag-uugatan ng sira ng aircon. Okay, so bibigay ko sa inyo ang mga palatandaan kung kailan ba dapat ninyo palinisan yung inyong mga aircon. Number one, mapapansin nyo yung aircon nyo is mahina na yung hangin. So kung split type aircon yung gamit nyo, essential yung hangin kasi kapag madumi na yung blower well nya, mahina na yung hangin, at saka kung madumi na yung coil ng ano ng indoor unit, so posible na hihina na yung hangin. Okay, and then pangalawa, mapapansin nyo na hindi na masyadong malamig yung kwarto nyo. Although mapapansin nyo na malamig naman yung binubuga ng aircon, pero parang hindi na kaya niya palamigin, di tulad nung dati na kahit ilang minutes lang or kalahating oras ay malamig na yung kwarto. Pero sa katagalan, kapag hindi yan nalinisan, mapapansin nyo na lang na kahit na isang oras, dalawang oras yung pag-andar niya, masisense nyo na parang comfort cooling na lang yung lamig niya. So halos hindi na niya mapalamig yung buong kwarto. Okay, so pangatlo, palatandaan natin na kailangan nang i-cleaning yung aircon kung ito ay nagmo-moist na or tumutulo na yung tubig. Okay, so isa yan sa mga problema sa aircon kapag marumi na, so magbabara na yung daanan ng tubig niya patungo sa drainage. So kailangan ma-flushing yung drainage at malinisan yung pinagtuluan ng tubig, yung drain pan niya. Okay, pang-apat, so usually tayo lang naman yung maglilinis ng aircon filter natin. So pagkatanggal natin sa mga filter ng aircon natin, so makikita natin dyan yung indoor coil, yung lumalamig. So mapapansin nyo dyan, kung marumi na yung aircon, so makikita nyo na parang muddy na siya. So meron ng mga molds. So mga palatandaan yan na pwede na i-cleaning yung aircon ninyo. Okay, panglima, mapapansin nyo sa aircon nyo na magbubuo siya ng yellow sa kanyang indoor unit o sa evaporator. So minsan paggabi, mapapansin nyo habang umaanda yung aircon nyo at kayo ay natutulog, maririnig nyo, meron kayong marinig na parang cracking sounds na parang may nababasag dun sa loob. Minsan pa nga, nagtatapon pa yan ng yelo. So pag ganun nangyari sa aircon nyo, dapat nyo nang ipalinis muna yung aircon unit. So kung pagkatapos malinis yung aircon, kung mawawala yung yelo, so ibig sabihin yan na marumi lang yung aircon. Pero meron din mga pagkakataon na nagbubuo siya ng yelo dahil po kulang siya sa refrigerant. So ibang usapan na naman yan mga kajetik. Pang-anim, minsan mapapansin nyo yung aircon nyo parang bumubuga ng usok. Actually normal naman yan guys sa pagkabagong bukas yung aircon. Minsan kapag medyo malamig yung panahon, talagang mapapansin mo, makikita mo na may usok siya na lumalabas. Yung parang nagbukas ka ng refrigerator. But kung ang unit mo ay tuloy-tuloy na ganun, parang umuusok na palagi sa lamig, so ibig sabihin yan, marumi na yung aircon mo. Dapat mo na ipalinis yan. And lastly, kapag marumi yung aircon mo, minsan barado na yung evaporator coil niya at saka medyo marumi yung kanyang air filter. So posibleng magbabago yung tunog niya, yung hissing sound ng hangin. So minsan parang malakas na siya, hindi na siya tulad ng dati, tulad ng normal na parang suabi lang yung flow ng hangin niya. Okay, so sa nagtatanong guys, shout out po sa inyo sir. So yung tanong niya, ulitin natin na nakakasira ba daw kapag hindi malinisan yung aircon. So para sa akin, hindi naman siya literally masisira, but pwede siyang pag-ugatan ng sira ng aircon. Okay, halimbawa marumi na yung outdoor unit niya, so posibleng mag-overheat yung kanyang makina, or sa mga sensor kung inverter, posible na mag-error yung unit.
The same thing din sa indoor unit kapag marumi na, so minsan masisense na rin ang ano, tube sensor, yung indoor coil sensor. So magsisense din yan kasi ang indoor coil, ito yung nagsiserve na parang anti-freeze. So pag mapapansin niya na sobrang lamig na, nagyayelo na, so posibleng mag-error yung aircon. Okay, so kung nagustuhan nyo itong video nito, pwede nyo itong i-like at i-share. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang videos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.